Good morning po, si Pastor Joey Piano po ng Unity Baptist Church at muli ay inanyahan ko po kayo ngayon sa ating po morning devotion. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan natin ay ang patungkol sa ating buhay Kristiyano. At ang ating pong babasahin ngayon, I'll take it from Ephesians. Sabi po dito sa Ephesians 4 verse 1, either for the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Major paradigm shift. Ito po yung title natin. May major paradigm shift tayong dapat ang ating buhay Kristiyano ay palaging nagiging anchor doon po sa sinasabi ng salita ng Diyos na we have to walk worthy of our calling. Okay? So, ngayon, simula po ng maligtas po tayo, ay talagang binigyan na tayo ng panibagong buhay, lalo na sa ating pagiging sa ating spiritualidad. So ang lahat ay binago na ng Panginoon. Yung noon ay inalis niya na ito at binigyan na tayo ng panibagong buhay. According to 2 Corinthians 5:17. So all things are passed away, all things becomes new. So ito yung paradigm shift na dapat palaging nagiging aware tayo na tayo ay mga Kristiyano na sabi nga sa 1 Peter 2:9, we are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, so that you should show forth the praises of him who hath called you. Oh, so sinabi na naman dito that we have to walk worthy of our calling, that we have to show forth the praises of who the one calls you. So napaka bold ng salita ng Diyos para sabihin ito sa atin, i-remind palagi tayo. Mga kapatid, tingnan natin muna ang ating sarili. Because marami pong mga bagay kahit tayo po ay nasa pamilya na ng Diyos, in our daily basis, there is always temptations, there always battle in our lives. Ano po? At ang battle na ito, kailangan aware po tayo para yung mga binago sa atin ay maprotektahan natin. Ano? Dahil talaga may kalaban tayo. Eh ang Diyos na mismo, ang ating Panginoong Yesus, may kalaban siya. Remember? Si Satan, siya ang kalaban niya ever since. Si God ang kalaban, si Satan. Ang Holy Spirit ang kalaban, yung ating fleshly wants. Ano? Kaya nga, if you reap, sabi, if you sow to the Spirit, you will sow eternal life. But if you sow to your flesh, you will reap corruption. So you see, there is always a battle of the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ay nandito na po sa atin yan. Kaya yung kapag nagigrieve ang ating Holy Spirit because of our lies, because of our lust of the flesh or lust of the eyes or yung pride of life natin, so there is always a battle in our lives. Ano pa? Yung God's will. Ano kalaban ng God's will? Yung man's will. Ano? Yung kalooban ng Diyos at saka yung kalooban natin. Ano, minsan nangingibabaw ang kalooban natin. Ano pa? Yung truth. Ang katotohanan. Ano po? Ano ang kalaban ng katotohanan? Yung pandaraya, yung deception, yung panlilinlang. Ano po? Palagi ito. Kaya nga, we have to be aware. At ang katotohanan, at yun yun, ang magbibigay sa atin ng kalayaan. Diba? That was stated in John 8:31-32. Ano po? Now, ano pa? Tayo mga Kristiyano, talagang binigyan na tayo ng destinasyon ng Diyos. Ano yon? Yung heaven. Siyempre, kapag ang deceiving o na-deceive tayo at hindi talaga tayo maging Kristiyano, anong destination natin? Hell, impyerno. So you see, all of those, ito yung makikita natin sa buhay ng isang tao. Kaya napakahalaga sa Diyos tayo. Kaya nga, nung tayo maging Kristiyano, sinabi, we are a peculiar people. Na talagang everything we do, we pleases God.
Ano po? So ngayon, ano yung paradigm shift na dapat nating maging aware tayo? Ito yung mga bagay-bagay na makatotohanan lamang sa atin. Kasi there is a major move. Ano po ang kalaban natin. Meron talaga 'yan na we become parang yung apostasy. Ano po yung makikita natin 'yon sa atin. Ang apostasy po kasi ito yung shift ano na sa katotohanan, halimbawa sa isang religious belief, ikaw ay ganito and then nag-shift ka sa ibang paniniwala. Ano, yun po ang nakakatakot. Yun po ang dapat bigyan natin ng pansin. Kasi talagang there is a move of our enemy na i-deceive po tayo. Ano, there is a rampant move of deception, ika nga, para tayo po ay mawalay sa kalooban ng Diyos, which is ang gusto nun, kalooban natin. Mga kapatid, kailangan po natin maging aware tayo sa bawat move ng ating kalaban. Ano po, atin pong ipanalangin lagi na tayo po ay mga pinili, inirang ng Diyos, na kailangan lumakad tayo according to what we are called. We have to walk worthy. Hindi na po tayo maging patawing-tawing pa. Ano? If you remember, kahit sa ating family, minsan may mga bagay-bagay na nadideceive tayo ng kalaban. Ano, sisirain ang ating relasyon, sisirain ang ating pagiging magkakapatid sa church, 'di ba? And even in the government ay napakaraming deceptions. Kristiyano ka na, minsan yung inyong ideology ay gusto mo pang lumaban. Ano, remember ano po, that we as Christians, sabi nga, all souls have to be subject to the authority. Alam niyo po, napaka-importante sa Diyos itong kanyang in-establish na institution, the family, the church, and the government. We have to be aware na dito po ay nadideceive pa rin tayo. Ano? So, there is a rampant deception in our lives. Ito yung ayaw natin po na Kristiyano ka na, ay nadideceive ka pa. Yun yung apostasy yung tinatawag. Kaya, sana po ay hindi na po tayo magkaroon ng ganun, umapunta sa ganong sitwasyon ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya, yung binago sa atin ng Diyos na kabutihan, wag natin pong, we have to be vigilant, we have to be always watchful sa ating lakad. Kasi ito po ang sinasabi sa atin bilang mga hiram, bilang hirang ng Diyos at pinili niya para sa kanyang kaluwalhatian. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this morning. Salamat po sa iyong salita at kami po ay na lalo nagiging na-encourage po kami and we are being inspired every day of our lives when we hear you, especially na nire-remind mo po kami sa aming mga lakad na yung hinirang, that we walk worthy of our calling, being your children, na kailangan ay maging aware kami sa kalaban at yung mga deceptions na nangyayari sa amin. Lord, ikaw lamang po ang magiging sandigan namin para itong pandaraya na kalaban na ito ay malabanan po namin at malagpasan po namin ito palagi. And we know that through your grace, kami po ay maging worthy of our calling. And we thank you, Father. All these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.